Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo guys ng, kung tawagin sa amin guys, is bilo-bilo. So gagawa tayo ngayon ng bilo-bilo. Gagawin natin siya sa evaporated instead gata. So ayan guys, ito ay itry ko ang version ko na magluto sa evaporated milk. So kung makikita nyo guys, meron akong tatlong flavoring. So ito ay kulay yellow, ito ay ubi, ito ay green. So ito ay vanilla flavor. So ito yung ating glutinous rice. So ayan guys, itong tatlong coloring, itatry natin siya. So ito guys, mag-umpisa na tayo. So ito guys, nagkuha ako ng warm water. So ito ang aking ilalagay. So kailangan dahan-dahan lang kasi pag nasobrahan, medyo malabnaw. So ayan. So itong ubi guys na ito is na tira ko ito dati. So ngayon, gamitin natin para hindi siya masayang. At dahil medyo malambot yung ating nagawa, so dagdagan natin siya ng kaunting glutinous. Naparami kasi yung tubig, kaya kailangan natin dagdagan. So ayan guys, dagdagan natin ng kaunting ubi kasi kulang man yung ating inilagay kanina. So dagdagan lang natin siya ng konti. So ngayon, tapos na natin siyang imasa at dahil tapos na, so bibilugin na natin siya ng maliliit. Tapos na natin ang ubi flavor. So ngayon, susunod natin ang pandan flavor. Ilagay tayo ng water. Unti-unti lang muna para hindi siya masyadong malabnaw. So bilugin na natin ulit. So ayan guys, dalawang flavor na yung ating nagagawa. So ayan, nag-add na naman ako ng glutinous rice para sa yellow color. So ayan, ilahat na natin. So bibilugan ulit natin siya. So ayan guys, kung makikita nyo, napaka colorful. So parang ang sarap ng kainin. Hindi pa siya naluluto pero parang ang sarap ng kainin. So ayan guys, umpisahan na natin magluto. So nakakita ako ng saba, kaya ihahalo na rin natin siya. So 3 ingredients lang yan guys, ang glutinous rice, saba na saging, and then sagu.
So, ayan lang yung ating ingredients and then di mawawala yung ating evaporated milk. So, ayan guys, ilalagay na natin yung evaporated milk. Kapag mainit na siya guys, pwede na natin ilagay yung glutinous rice. So ayan, pwede na natin isunod. So ngayon guys, isusunod natin yung sagu. So ngayon mag-a-add tayo ng konting salt. So naglagay ako guys ng salt para maglaban yung tamis at konting alat niya para hindi na lang malalasahan yung puro tamis. So kaya ako naglagay ng konting salt. So ngayon guys, ilalagay na natin ang ating saging.